At ang tanong ay, Pedro, inibig mo ba ako kahit minsan? Naunawaan ni Pedro kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi. Panginoon, minsan kong inibig ang amang nasa langit. Ngunit inaamin ko, hindi kita inibig kailanman. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, kung hindi iniibig ng mga tao ang Ama sa langit, paano nilang iibigin ang anak na nasa daigdig? At kung hindi iniibig ng mga tao ang anak na ipinadala ng Diyos Ama, paano nilang iibigin ang Ama sa langit? Kung tunay na iniibig ng mga tao ang anak sa daigdig, kung gayon, tunay na iniibig nila ang Ama sa langit. Nang marinig ni Pedro ang mga salitang ito, natanto niya ang kanyang pagkukulang. Palagi niyang nadarama ang pagsisisi hanggang sa puntong luluha sa kanyang mga salita. Minsan kong inibig ang amang nasa langit, ngunit hindi kita inibig kailanman. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus, lalong nadama niya ang pagsisisi at bighati sa mga iyon. Inaalala ang kanyang nakaraang gawain at kasalukuyang tayo. Madalas siyang naguukol ng panalangin kay Jesus. Palaging nakadarama ng panghihinayang at pagkakautang dahil sa hindi niya nabigyang kasiyahan ang inanasa ng Diyos at hindi makaabot sa mga pamantayan ng Diyos. Ang mga usaping ito ang naging pinakamalaking pasanin niya. Sinabi niya, isang araw, iaalay ko sa iyo ang lahat ng bagay na mayroon ako at lahat ng kung ano ako. Ibibigay ko sa iyo kung ano man ang pinakamahalaga. Sinabi niya, O Diyos, mayroon damang akong isang pananampalataya at isang pag-ibig. Walang katuturan ng aking buhay at walang katuturan ng aking katawan. Mayroon lamang akong isang pananampalataya at isang pag-ibig. May pananampalataya ako sa iyo sa isip at pag-ibig para sa iyo sa aking puso. Ang dalawang bagay na ito lamang ang mayroon ako na ibibigay ko sa iyo at wala nang iba pa. Lubhang nahikayat si Pedro ng mga salita ni Jesus. Dahil bago na ipako sa krus si Jesus, sinabi niya sa kanya, hindi ako mula sa mundong ito, at ikaw rin ay hindi mula sa mundong ito. Kinalaunan, nang dumating si Pedro sa sandali ng matinding pasakit, pinaalalahanan siya ni Jesus, Pedro, nakalimutan mo na ba? Hindi ako mula sa mundo, at dahil lamang sa gawain ko, kaya ako ay lumisan ng mas maaga. Ikaw rin ay hindi mula sa mundo. Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko na sa iyo ng dalawang beses, hindi mo ba natatandaan? Narinig siya ni Pedro at sinabi, hindi ko nakalimutan. Pagkatapos sinabi ni Jesus, minsan mo nang ginugol ang maligayang panahon na kasama ako sa langit at ilang panahon sa aking tabi. Namumulila ka sa akin at namumulila ako sa akin. Bagaman hindi karapat-dapat nabanggitin ang mga nilalang sa aking mamata, paano kung hindi iibigin ang isang inosente at kaibig-ibig? Nakalimutan mo ba ang pangako ko? Dapat mong tanggapin ang aking iniatang na gawain sa daigdig. Dapat mong tuparin ang gawain na ipinagkatiwala ko sa iyo. Isang araw, siyak na araw kayo kitang patungo sa aking. Pagkatapos marinig ito, mas nahikayat si Pedro at tumanggap ng mas malaking inspirasyon. Nang sa gayon nang siya ay nasa krus, kinaya niyang sabihin, O Diyos, hindi kita maiibig ng sapat. Kahit nahilingin mo akong mamatay, hindi pa rin kita maiibig ng sapat. Saan mo man ipadala ang aking kaluluwa, tuparin mo man o hindi ang mga pangako mo, anuman ang gawin mo pagkatapos, ikaw ay iniibig ko at naniniwala.